God's Day to all po. A joyful Monday again sa ating lahat. Ayan mga kapamilya. So ang Bible reading po natin, basahin lang po natin saglit, ay from Proverbs 15:13-17. Makinig po tayong mabuti ha. Sabi niya doon, a happy heart makes a face cheerful. Siyempre, pag mulugmok ang puso mo, wala. Hindi makikita sa mukha. But heartache crushes the spirit. Kaya po nangungulubot ang ating mga mukha pagka talaga dyan, pagka po tayo ay punong-puno ng sama ng loob. Wala pong may sama ang loob na maganda ang mukha. O, diba? Ang galing talaga nung ni Lord, no? The discerning heart seeks knowledge. But the mouth of a fool feeds on folly. So, napaka-linaw po yun. Sabi niya na, pag yung heart mo discerning, nagsisik ka ng knowledge mula sa Panginoon. E pag hindi, sa fools ka. All the days of the oppressed are wretched. Kaawa-awa, sabi niya. But, the cheerful heart has a continual feast. Kaya po napakahalagang maging masaya, maging joyful. Verse 16, better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Ayan, kuminsan po kasi yan ang mga pinag-iisipan natin, ano? Better a meal of vegetable where there is love than a fattened calf with hatred. Ayan, nakikita kinata po natin ang mga kulang sa budget, mga namumblema sa tuition, may mga sakit na nararamdaman. Ang sabi po ni Lord, ang title po natin ay maniwala kayo sa hindi. Sabi ni Lord, smile! Ayan, smile po ang ating title for the day. Totoo po, yan o. Smile, sabi ni Lord. Pagkatandaan po natin yan. Ang tao na may saya, kahit na anuman ang nasa pagkainan, kahit anuman ang nararamdaman, kahit anuman po ang hinaharap na pagsubok sa buhay, hindi po matatanggal yung ngiti sa ating mga mukha. Diba? Yan, sabi ni Lord, a joyful Monday to everyone. At ang verse po natin, ang dami nating verse, talagang sinasabi ni Lord, maging masayahin ka anak. Gulay man ang ulam mo, konti man o medyo budgeted ka na talaga, magtiwala tayo sa Panginoon. Smile. At higit sa lahat, alam nyo po ba, sabi nga sa akin ni Pastor Arnel na sinasabi ni Jairus, na sinasabi din ng maraming mga medical people nasa medical field na isa po sa pinaka nagkukos ng sakit natin ay ang mga ka-stressan sa mundong ibabaw. At pag hindi mo na kayang ngumiti, at wala, lugmok na lugmok ka na, patay kang bata, kasusundo po dyan sakit. Kaya po, sabi po sa verse, Proverbs verse 17:22, ayan naman po ang ating verse. 17 verse 22, sabi niya doon, a cheerful heart is good medicine. Tingnan nyo, ang puso daw na masayahin ay nakakapagbigay ng gamot sa atin. Oh, is a good medicine. Pero in mo yung joy lang ni Lord, gagaling ka na. Oh, but a crushed spirit dries up the bones. Ala, hanggang kasukasubuan mo ay talagang apektado po pag talagang lugmok yung spirit mo sa Lord. Kaya magpasalamat po tayo dahil parati po tayong pinupuno ni God ng kasiyahan. Salita pa lang po niya. Oh, ito na po. Ito po ay isinulat ni Sir Mark Webb. Yan, sabi niya, British scientists have found through research that happy thoughts and pleasant smells can boost your health. Kaya pala yung mga aroma-aroma na candle, nakaka-ano ng ating health. While bad thoughts and smells, syempre yung mga hindi ka nais-nais na amoy, have the reverse effect. O kaya, diba ayaw ni Lord yung mga tamad, gusto niya malinis. Sabi niya nga, cleanliness is next to godliness.
Kaya hindi lang po yung naamoy natin na nakakatulong sa atin, kundi pati po yung ating, ang ating kasiyahan. Ang malaki po ang epekto niyan sa kalusugan. Scientists measured the production of the antibody immunoglobulin. Hindi po sila talaga, nagkaroon sila ng research talaga dito, which is found in the saliva and protects against respiratory infections. O, sa mga COVID, sa mga inuubo, sinisipon nila, tinatrangkaso, ayan. It is increased by up to 60% when a person smiles and is happy. Ayan, kaya po walang epekto yan. Yung 60% makukuha natin pagka nakasmile tayo at namasayahin. Sabi nga, smile, it does more than just increase your face value. Ayan, di ba, pagparating smiling face, oh, nakakabata daw yun. Sa ibang bansa nga po, wala, meron silang exercise, yun, nagtatawanan lang sila na magkakasama, tawa lang sila ng tawa. Yung pala po yun, ay nakaka-increase ng ating akalakasan, yung medicine po yun, gamot sa sakit, kung ano man sakit. Eh pagka po ang kasama natin, panay naglulugmukan, ay naku, i-absorb po natin yung mga yon. Kaya po mga pamilya, tandaan, always smile and be a blessing to others na magbigay ka ng kasiyahan. Yan. Sabi po ni Sir Mark, I have no idea what the research caused to come to this conclusion. But my mind immediately went to Proverbs 17 verse 22. I find it interesting to see man studying our makeup and coming to conclusion that are recorded in scripture. O di po ba? Pinroob pa nila yun kung ano-ano pang mga research, kung ano-ano pang ginawa nila. Siguro nagkaroon pa sila ng parang ang tawag doon yung feasibility studies para ma-prove talaga kung totoo ba yun. Pero tingnan nyo po, ang sinabi sa Bible are all absolute truth. Kailan-kailan lang nila nalalaman, pero noon pa sinabi ng Panginoon. Kaya kapamilya, lahat po ng sinulat sa Bible ay may power. It came from God. It is alive and it is true. Kaya po huwag na tayo magtaka. Biruin nyo po, sabi nila noon, ang mundo ay flat, ang mundo ay ano, hanggang sa ano, ay sphere pala. Eh, nasusulat din po sa Bible yun. Tapos yung mga longitude, latitude, mga ganyan, nasulat na rin po sa Bible yun. Kaya po, dito po, isa lang po ito na katotohanan na makikita natin. God is God. Alam niya na lahat. Siguro tinitingnan niya lang, ba't pa siya kayo naniniwala? Abay, kailangan maging masayahin kayo. At yun nga po yung talagang gift ni Lord sa atin, di ba? The joy of knowing Jesus. Yan po yung ultimate joy na hindi pwedeng manakaw sa atin. At yan po ang source para tayo ay magkaroon ng kasiyahan parati. Amidst of any situation. Ayan, ang daldal ko. So ito na po. Sabi po niya dito sa third paragraph, a merry heart not only protects us from respiratory infection, but also from depression. Ayan, di ba? Eh, isa yan sa pinaka nakakalugmok na katotohanan na may mga nagpapakamatay pa. Eh, kasi po kulang po sila ng saya at hindi pa talaga nila nakikilala yung totoong nagbibigay ng kasiyahan, kundi si Jesus yun. And a host of other afflictions. Ang dami pong gamot ng merry heart. Yan. An anonymous writer put it this way, cheerfulness removes the rust from the mind, lubricates our inward machinery, and enables us to do work with a fewer creaks and groans. Wala din nagko-complain. For some, it seems to be so easy to laugh and smile. O, sa iba daw po, madali lang ngumiti at maghalakhak. Aba, blessed po rin kami dyan ng pamilya namin. Tawanan na lang kami ng tawanan. Lalo na po si Mami Lenny ko. Ayan po ay na, kahit umiiyak na, tapos biglang i-stopin yan, tapos ingingiti na yan, tatawa na yan.
of others, you wonder if they ever have known a happy moment. Naku, nakakaawa naman po yung mga ganun tao. Which type of person do you enjoy being with the most? Gusto niyo po ba yung halos nakalugmok na sa mundo? O gusto niyo yung parating nangangiti? Are you trying to be that kind of a person? Ayan, smile po tayo. 1, 2, 3, smile! Yan. O, sabi niya, aba, piliin po natin maging tao na parating nakangiti. Ang taong parating nagpapatawa. Kaya nga po si Samuel. Yan po ang isa sa pinakamatitibay na anak ko pagdating sa sakit. Kasi parati po yung nakangiti. Kahit medyo masakit na ang ulo, masakit ang katawan, pag tinawag niya, nakangiti pa rin. Kaya hindi po siya sakitin. How can we have a merry heart? O paano po? Gusto niyo po bang malaman? It begins in the mind. We need a renewed mind. Always having a merry heart does not mean we will never be sick. O, totoo naman po, nasubukan nyo na po ba yung masakit na yung katawan mo pero kaya mo pa rin ngumiti at mag-entertain ng iba, ng kapwa mo? Sabi niya, hindi, yun po eh, yung kailangan may renewed mind ka na kaya yan. Matatanggal na yan, yung sakit ko na yan. Yan. Tapos sabi niya, babasahin ko po ulit ha, always having a merry heart does not mean we will never be sick, but it helps tremendously when we recognize that God is in control. Kaya ka masaya kasi sabi mo, si Lord ang bahala. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan. Pagkagalingin niya ako. Yeah, the power of your tongue, the power of your mind. Na hindi lang po ito positive thinking dahil meron po tayong pangakong pinanghahawakan sa Panginoon. So sabi niya pa dito, God, pinapaniwala mo that God is in control of our lives and knows what we are going through. What a testimony we are to others when we rejoice in the Lord. Kaya kapamilya, may nararamdaman ka bang hindi maganda? Inauubo ka? Ay, ngumiti kayo ng inyong mga kasambahay at i-recognize ninyo ang Panginoon that He is always in control. Kaya nga po yung inano sa Facebook na COVID, sabi niya, Christ offers victory in diseases, in any diseases. I-claim po natin yan na walang kapantay ang kapangyarihan ng Diyos. He is always in control. Sabi nga po ni, hindi ko po alam kung si Tozer po ba yun, A.W. Tozer, sinasabi niya, paalala lang po uli na hanggat may mission pa tayo sa mundo, we are immortal because God is the one who holds our lives. Kaya po mga kapamilya, hindi po yan ang ikatatakot natin. Kaya po parati po, sabi ni Lord, isang medicine na gift sa atin is a merry heart. Be happy always. Be joyful because God is in control and He is with us. Okay? So yan po, ang ganda po, no? Maraming salamat. Pray na po tayo. Sana po nabigyan kayo lahat ng boost power ni Lord sa araw na to at naramdaman nyo, ay, kailangan ko maging masaya. Doon, gagaling na ako. Yan. Pray na po tayo. Father God in heaven, we thank you for this powerful promise, Lord, a powerful truth na kiniklaim namin, Panginoon. Thank you, Lord, for a merry heart na binibigay niyo sa amin because of who Jesus is in our lives, Father God, and who are you. Lord, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami, Lord, kung sa mga times na nagkakaroon kami ng mga problema o masakit sa katawan, o kung anumang sakit na kinatatakutan namin, Panginoon, nalulugmok kami. Salamat po, Lord, sa paalalang ito. And pinapaalala nyo rin, Lord, na wala po kaming dapat ikabahala dahil kayo po ang may hawak sa lahat ng aming buhay. Ang importante po, Lord, na ma-please namin kayo everyday at maibigay po namin yung best namin sa inyo at sa lahat ng mga taong papadala nyo sa buhay namin. Sa mga mahal namin, that we may testify
that you are our Lord and our Savior na bahala sa aming buhay. And Lord, help us to be joyful always and to remember this promise. In Jesus' name, tanggalin niyo po ang lahat ng mga sakit na nararamdaman namin ngayon. Lahat po kami na nakikinig ngayon at mga pinapanalangin namin, Lord, ng mga mahal namin sa buhay. We love you, Father God. To you, we have victory. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Good morning!